Ito po ay isang business opportunity na inilalaang ko kung nandiyan dyan si Miss Bolivar, si Miss Santos, si Miss Garcia, at itong anak kong si Emilio. Ito po ay isang napakalaking negosyo. Isa po akong certified public accountant. Ito po. So, as a certified public accountant, required ho kami ng batas. Ayan. Required ho kami ng batas na mag-CPD. Yung CPD is Continuing Professional Development. Paano nagko-continue? Ito galing sa anak ko. Yung 1 plus 1. Noong 1970s, kailangan i-validate namin na 1 plus 1 pa rin yan ng 2022. Yun yung continuing professional development ng mga accountant. Kailangan i-validate namin na tama pa rin na 1 plus 1 equals 2. Nagbibiro lang po ako mga ka-taxpayer kong accountants. So, naghahanap po ako ng mga business partners. Kaya ako narito. Alam po ba ninyo na kapag alam nyo ang batas, alam nyo yung opportunities na binibigay ng batas. Katulad ng nangyayari sa akin, okay? Nag-renew ako ng aking CPA license or ID. Sabi sa akin na, mag-execute ka ng promissory note. So, nag-execute ako ng promissory note na may utang ako. So, inamin ko na may utang ako by executing a promissory note. So, ang promissory note nakasulat, kailangan meron kang 120 CPD units. Tapos, edi susunod, dire-renew ko. Gano karaming CPD units yung kailangan ko? 240. Dami! Yung anak ko, nagbayad. Nagbayad ng 18,000 pesos. 18,000 pesos para lamang maka-renew ng license. Imagine mo, bukod pa yan sa binayaran sa Philippine Professional Regulation Commission, at bukod pa yan sa mga kung ano-ano pang hiningin paserox dito, paserox doon. So, ano yung negosyo sa mga CPAs? Okay? Ang negosyo sa CPA, mga ka-taxpayer ko, itong CPD. So, anong ano dyan? So, meron pong 188,200 CPAs. O, 56 seconds lang, ha? Ginugil ko yan, eh. Gano'ng kadami ang population ng CPA? 188,203. So, ngayon, ang mangyayari nito ay ganito. Kailangan ko na 120. So, pupunta kayo na ako dun sa isang website na nagbibigay ng seminar. So, yung seminar nung paulit-ulit lang. 1 plus 1 ng 1970, totoo ba na 1 plus 1 equals 2 ng sayan sa 2022? Ganun lang naman yun, eh. Kami mga CPAs. So, ngayon, gaano kalaki yung business? Yun ang gusto ko malaman ninyo. So, 188,000 na mga CPA, ayan, at ang bayad ho sa 120 CPD units, CPD units ay 18,000. So, kung merong 188,203 CPAs na magbabayad ng 18,000 ang bawat isa, ang negosyo ay mayroon pong halaga o industriya sa CPA lang, 3 billion, okay, 387,654,000. Ganon kalaki yung negosyo sa CPD ng mga CPA. Eh sir, paano kung buong professions na meron tayong 43? Is 4,300,000 yung registered professional. So, kung kukumpute natin yung 4,300,000 professional, yan po ay aabot ng 77,400,000,000 industry. Yun ho yung sinasabi. So, ano kailangan ko sa inyo? Kaya ako naghahanap ho ako ng mga business partners. Yun lang kasimple. Kung gusto nyo hong maging business partners ko, i-email nyo ako, mas maganda. Ito ho yung email ko, makakikita ho nyo sa bandang ilalim, ito ho yung email. Okay, email ko ho yan. Ngayon,
Mag-partner tayo. Mag-sharing tayo ng profit. Hindi na masama kung sa isang araw o sa isang buwan, kumita tayo ng 188,203, multiply mo ng 1,000, di ba? 188 million yun. So, naghahanap po ako ng maraming kapartners para ho, specifically mga CPA, para magtulong-tulong tayo, bibigyan ko kayo ng CPD units. Hindi lang CPD unit na paulit-ulit na inaatinan nyo na wala naman kayo para kayong bumibili. O pagbilan ng CPD, bahala na. Walang kapalit na value. So, gagawa ho tayo ng lecture na hindi pa ulit-ulit. Every year, nagbabago hanggang buhay ho ako. So, sumali ho kayo. I-email. Maliwanag ang aking instruction. I-email nyo ko kung gusto ninyong sumama at magkipag-negosyo o collaborate sa akin. So with that, nagpapasalamat ako mga ka-taxpayers kung minamahal at mga CPA kung minamahal. Peace and happiness be with you for life. See you later.